18 to 24. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out the ground, all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Mga minamahal, nagtitipon tayo ngayon sa harap ng Diyos at ng kanyang mga hinirang upang ipagdiwang ang pag-iisang puso ni na Mark John Maderaje at Marilyn Ostulano. Sa banal na matrimonyo, ang pag-aasawa ay isang marangal na estado na itinatag ng Diyos. Ipinapahayag niya ito ang mahiwagang pagkakaisa ni Kristo at ng kanyang iglesia, na kanyang pinadilag at pinagtibay sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya. Isinagawa ni Kristo ang kanyang unang himala sa isang kasalan sa Cana, Galilea. Kanyang pinarangalan ang pag-aasawa sa banal na kasulatan.
Kaya hindi dapat pumasok dito ang sinuman ng gayon-gayon lamang. Mapay pagkaisipang mabuti at pumasok dito na may bagong at buong paggalang, kahinahunan at may takot sa Diyos. Dapat na isinalang-alang ang mga dakilang layunin sa pagtatag ng estado ng pag-aasawa. Itinatag ito ng Diyos upang magsama, magtulungan, at mag-aliwan ang lalaki at babae sa kasaganaan at kahirapan. Tungo sa banal na kalagayang ito na naririto ngayon, si Mark John at si Marilyn upang sila ay pag-iisahing dibdib. Kung sino man ang may sapat na dahilan kung bakit ang dalawa ay hindi dapat pag-isahin sa banal na matrimonyo, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Mukhang napapabuntong hininga. Sino ang nagkaloob sa babaeng itong si Marilyn upang maging asawa ng lalaking ito? Kami po, na kanyang magulang. Purihin ang Panginoon. Maupo po ang kongregasyon. Yung walang upuan, tumayo na lang. Ambus ka. Mark John, tinatanggap mo ba si Marilyn bilang iyong asawa upang makasama sa banal na estado ng matrimonyo alinsunod sa kautusan ng Diyos? Iibigin mo ba siya, aaliwin, pararangalan at aalagaan, hindi iiwan sa hirap at ginhawa at tatalikuran ng lahat upang tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayo dalawa ay nabubuhay? Epekto natin at hindi narinig sa dulo. Mark John, tinatanggap po ba si Marilyn bilang iyong asawa upang makasama sa banal na estado ng matrimonya kasalinsunod sa kautusan ng Diyos? Iibigin mo ba siya, aaliwin, pararangalan at aalagaan, hindi iiwan sa hirap at ginhawa at tatalikuran ng lahat upang tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, tinatanggap ko po. Marilyn, tinatanggap po ba si Mark John bilang iyong asawa upang makasama sa banal na matrimonya alinsunod sa kautusan ng Diyos? Iibigin mo ba siya, aaliwin, pararangalan at aalagaan, at hindi iiwan sa hirap at ginhawa at tatalikuran ng lahat upang tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, tinatanggap ko po. Let us pray, O Diyos na tagapanal ng estado ng matrimonya na naglalarawan sa mahiwagang pagkikipag-isa at pagkakaisa ni Kristo. Sa Iglesia, pagpalain mo po nawa ang iyong mga lingkod na si Mark John at Marilyn upang sila'y mag-ibigan, magparangalan at mag-aliwan sa isa't isa. Pagpalain mo sila upang sila'y mabuhay na makasama sa pagtatapat at pagtitiis, sa karunungan at tunay na kabanalan, upang ang kanilang tahanan ay maging lugar ng pagpapala
at kapayapaan sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makakarinig ng isang mensahe.